And Happy New Year, mga kakuryente. This is our first video for 2021. So ito, meron tayong refrigerator na nabutas yung evaporator ng freezer. Kasi daw, sabi dito, natusok ng kutsilyo pagkuha ng mga yelo. So dapat iniiwasan natin tusukin ang mga freezer kapag kukuha tayo ng mga bagay sa loob. Napakadelikado kasi manipis lang yan, aluminum. So ito, dito sa likod, dito natin tatanggalin yung copper tube para ma-pull out natin yung evaporator. Always put your trust in God. Tell Him all your problem. God is our place of safety. Sa 62:8. Matanggalan natin yung mga copper tube para matanggal natin. Sa labas natin ito hihinangin. So ayun, after natin matanggal, mabunot, ayun, hinangin natin to gamit ang gas and oxygen welding. Ayun. So ayan, nahinang na natin. Ganyan yung itsura niya. So pwede siyang pinturahan para mas malinis tignan. Turn yan. Yan, magpa-flashing tayo. Importante yung pagpa-flashing para maalis yung mga langis. Ayan. So kung nakikita nyo, marami langis na lumalabas. Kailangan malabas natin yun. And then, papalitan din natin yung filter dryer na yan kasi barado na yan. Ayan. So ayan, flashing lang ng flashing para maalis yung mga dumi saka mga langis sa loob. Kasi pag yan nagbara, hindi lalamig yung freezer natin. Yun. Ayan, after natin mag-flashing, pwede natin siyang vacuumin. So ayan, vacuumin natin siya ng mga 30 minutes para maalis naman yung mga moisture sa loob. So ayun, nahinang na natin at saka napalitan na natin yung filter dryer. So ready na siya para kargahan after ng vacuum. So ayan. Ayan, and then after 30 minutes, pwede natin kargahan ng R600A. So, take note lang mga kakuryente, delikado ang 600A kasi butane ang laman nito. Itong freon nito ay flammable. So, doble ingat tayo. So, ayan, after natin kargahan, meron na tayong 20 PSI na kinarga. So, depende rin to sa laman ng freezer kung ilan ang kailangan niya. So, ayan, tinesting natin. Visual, and meron tayong sensor dyan. Tignan natin kung gaano siya kalamig. So, normal na to kasi. Isang oras pa lang natin binapaandar. So, sobrang lalig niya na. Pati yung chiller sa baba, malamig na rin. So, ayun, nagyayelo ng ilalim. So, okay na to. Ayan. So, ayan. Pinabit natin sensor temporary para malaman lang natin lamig. So, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Joseph Electric. Keep safe and God bless us all.